So hello guys, this AD of ETFlex, no? At titignan natin kung ano ba ang NDI tools at kung ano ba ang meron sa NDI 5.5 update. Itong NDI kasi ay nakakapag-allow siya, no? Ng isang real-time, no? At mabilis na pagpasa sa kanyang mga IP video, no? At yun yung sinasabi o binabanggit sa kanyang website, no? So paano kaya natin ito magagamit at ano kung bakit maganda yung NDI 5.5 update? So para mas makakita ka pa ng ganitong mga video, no, mag-subscribe ka lang at follow ako sa aking mga channel, no? Ganyan din sa aking Twitch, no? Para kapag may tanong ka, kapag daging tanong ka, may kinalaman sa video na ito, ay sasagutin ko kapag ako ay nag-stream. Yun, bakit ba, paano ba magagamit itong NDI, no? At bilang isang content creator or ikaw ay videographer o isang live performer, bakit maganda itong NDI para sa iyo? At kahit na mismo sa ikaw na nagko-conference meeting, no? Siyempre, mayroon ba ng mga virtual meeting, no? At yun din, kasama na rin yung mga video calls, no? Paano mo magagamit itong NDI? Beno, siyempre, pumunta ka sa iyong favorite browser at i-type mo kung yung NDI. Pwede mong piliin yung pinak-first link or hanapin mo yung ndi.tv. Ngayon, pwede mong i-download ito. I-click mo yung download na nakikita mo ngayon. At o kaya, pwede ka pumunta mismo dun sa site NDI Tools na pupunta ka dito mismo dun sa mga tools na to. Pero kailangan mo pa rin i-download siya. Download mo siya. 5.5 NDI, yan. 5.5.1. At hintayin mo ito na ma-download ng inyong computer. At syempre, matapos nyan, i-run mo siya, install mo siya, at para magamit mo yung mga tools ng NDI na ito. So ngayon, tingnan natin kung ano yung mga tools na ito, no? Meron tong 12 tools, no? Yung NDI tools, no? Yung una, yung screen capture, no? Normal screen capture siya nung available na monitor mo. Again din, andyan yung NDI Studio Manager kung saan makikita mo lahat ng mga connected NDI videos output sa network mo at ganyan din sa local computer mo. Diyan din yung newly improved na webcam NDI, no? Kung nagamit mo na ito dati, no, meron pa siyang improved na interface yung NDI webcam. Kaya napakaganda ng mga tools na to. At ganyan din, meron din updated yung screen capture. Ito ay Screen Capture HX, kung saan ginagamit niya yung GPU hardware acceleration mo. Ibig sabihin, sa ibang salita, ginagamit niya yung mismong graphics card ng computer mo para ma-render niya yung screen capture. Ngayon, tingnan natin, i-launch natin yung mga tools. So tulad na nakita niyo sa screen kanina, sa website, no? Andiyan yung webcam, studio monitor, at ganyan din yung screen capture. Halimbawa, open natin yung screen capture. Yamang hindi mo siya makikita, no, kung gumagana ba siya or hindi, pwede ka pumunta sa taskbar nito. Punta ka sa taskbar, punta ka din sa mga notification, no, at makikita mo yung similar NDI icon doon sa icon niya, no? Yung icon niya, no? Pwede mo yun i-right click, pwede mo i-tweak yung mga settings, no?
Ngayon, masyadong hindi ko masyadong in-depth na papakita kung paano siya ginagawa, no. Papakita ko lang kung paano siya gumagana. At may dalawa kang paraan para makita mo kung gumagana ba siya talaga or may output siya, kakapag-input siya or output siya. Yung una ay yung studio monitor. Yung studio monitor, papakita niya lahat kung ano yung NDI outputs sa local mo at ganyan din sa network na kakabit ka. Kunyari may nakaloon, merong NDI user pa sa ibang ano mo, sa ibang computer, no, at the same network, no, makikita ng studio monitor lahat ng mga output na yan. So yan, nakikita natin na yung screen capture na pinakita natin kanina ay gumagana. Nakikita natin yung script ko, no. Yun din yung OBS na ginagamit ko pang record na video na nakikita nyo. Ayun. At ngayon, makikita nyo rin kung paano gumagana yung webcam. Yung webcam naman, no, ay magagamit ito para sa inyong mga conferencing apps, no. Halimbawa, yung Zoom, yung WebEx, Google Meet, Facebook, kahit ano pa man na gumagamit ng camera at microphone. Saan makikita nyo, may apat na siya, no? Dito katulad dati, isa lang na output. Ngayon, meron ng apat na input, output, na binigay ang NDI na pwede mo pamimilian sa inyong mga app na gagamitin, no? Para magkaroon kayo ng video, audio sa inyong mga conferencing app. At sa mga susunod na video, pwede kong pakita sa inyo kung paano ba magagamit yan sa inyong mga app, no? Sa Zoom, sa WebEx at marami pang ibang mga apps, no? Kaya yan ang NDI at ang kanyang 5.5 updates, no, na napakaganda na paggamit niyo yan sa inyong pang-araw-araw, sa video contents at ano pa man. At para maliit, no, sa iba pang mga tools kung paano natin mas magagamit ba itong NDI na ito, no, huwag niyong kalimutan mag like, share, subscribe na rin sa ating channel at click nyo na ang notification bell, no, para alerted kayo kapag may bagong video tayong ipapalabas. Muli, salamat!